Hi guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, Anne. So for today's video guys, nabasa nyo naman sa thumbnail is I'm gonna share you my knowledge and of course, tutorial on how to save your files lifetime. Nga, Opo! So nga pala guys, nakasama ko yung baby ko, ito. Say hi to them, baby! Ayan, so nagasgasan siya nung isang araw kasi naglalakad siya and natalisod siya. Tapos tumama itong kalahating face niya. So, ayan siya ngayon. Ayan. Sobrang nakakaawa. So, ayun na nga guys. This video is about saving your files. Without worrying na may memory full or out of storage yung cellphone ninyo. So, ako kasi, yung cellphone ko is Xiaomi Redmi Note 8 Pro with capacity of 64 gig pero laging out of storage yung cellphone ko kasi ang dami kong sinisave as in mahilig kasi ako mag-take ng photos saka videos or ng baby ko tapos ng kami ganyan mag-family ganyan tapos don't cry na baby don't cry opo tapos hili ko rin mag-download ng mga app since I really like editing. Tapos, bakit po? Bakit? Say hi to them, dali. Hi, everyone! My name is Malcolm. Say hi! Opo. So, yun na nga, guys. Mahilig akong mag-edit ng mga photos ko na ina-upload ko sa social media ko. Bakit po? Ba't nagka-cry? Dali. Smile. So, ayun nga. Mahilig ako mag-edit ng photos. Bakit ba, bebe ko? Anong problema? Anong problema? Nga? Anong problema? Mahilig akong mag-edit ng photos. Tapos, every time na may bagong app, ang hilig ko din makiuso. Like, ang hilig ko mag-download. Ganun. So, ayun. Laging out of storage yung cellphone ko. So, bakit ba, baby? Pag nasasalita si mama, nagka-cry ka. Pag di na, lagi ka naman kayo nakausap, natahimik ka. So, ayun na nga, guys. Without any further ado. So, let's start. So, ayun na nga, guys. First thing na dapat meron kayo, of course, dapat may data kayo or wifi. Kasi hindi nyo siya pwedeng gawin. Like offline, kailangan online kayo. So, kailangan may wifi and data. Second is kailangan may Google Photos kayo na I will show you dito kung ano yung itsura niya. Then, lastly is yung Gmail ninyo. Wala kayong Gmail, you have to create or you have to sign up para magkaroon kayo ng Gmail. Kasi yun yung gagamitin natin para makapag save ng files ninyo or ng photos videos ninyo sa Google Photos. So, let's start. So, yun guys. Punta lang kayo ng Google Photos ninyo. Ito. Yung pompito. Tapos, makikita nyo yung mga photos ko dyan, guys. So, walang account sa taas. Landscape natin. Walang account sa taas. So, ang ginagamit kong account is ito. So, i-turn on backup nyo lang siya, guys. Turn on backup. Tapos, may pagpipilian kayo na choose your backup option. So, merong high quality and original. So, high quality. Store more at a slightly reduced quality. Original. Store photos and videos with no change to the their quality. So, ayan. Nagba-back up na siya, guys. Nakikita nyo yung arrow na nakataas. Tapos, 9 items left. So, ayan. Nagba-back up na siya. So, makikita nyo yung progress kung ilan na lang yung natitira. So, kaya kailangan siya ng wifi, guys. Kasi, kung first time nyo mag-save dito sa Google Photos, and ang dami ng photos o ang daming laman ng
cellphone ninyo, talagang it took time talaga, guys. Sobrang tagal. Yung first time ko na nag-save dito ay sobrang tagal. Siguro mga, hindi naman lalagpas ng 1 hour. Pero depende din kasi sa dami ng photos and videos sa cellphone mo. Pero kung konti lang naman, saglit lang yan, guys. So, ayun. Tapos, when done, wait lang. Wait natin yung 8 items left. Ayan, guys. So, ayan, guys. Makakita nyo na backup complete. Ibig sabihin, okay na. Naka-backup na lahat ng photos ninyo sa Google Photos ninyo. Yung, what I mean is, lahat ng photos, videos, sa mismo gallery ninyo, ay naka-backup na sa Google Photos. So, mag-delete. For example, ito, di-delete ko to, ha. Delete ko yan. Makikita nyo sa taas na parang may cloud na sign or symbol. Ibig sabihin nun, naka-backup na siya or naka-save na siya sa Google Photos niyo. So, no worried na in case na mag-delete kayo. For example, ito, di-delete ko siya. Saka dito sa trash. And, i-delete ko siya. But when I go to Google Photos, makikita ko pa rin siya. Kasi nga, nakasave pa rin siya. So, ayun. Kagandahan nito, i-save yung files ninyo, but much better na hindi kayo magsisave ng mga files na medyo maselan, ganun, or yung mga mahalagang files ninyo, like yung mga bank account ninyo, mga ganun, mga confidential na files or photos, videos ninyo. And make sure na hindi nyo i-share yung Gmail ninyo sa ibang tao. Kasi possible na ma-hack. Or possible na makakuha sila ng files ninyo. So, ayun. So, every time na for example, ito. Mag-take ako ng photos, guys. Since naka-on yung backup ko sa Google Photos, is magsisave na yon agad-agad. You can see, ayan. Nakasave na siya agad-agad. So, hindi na ako nagwo-worry or hindi ko na siya isisave pa kasi automatic na magsisave na yung files ninyo sa Google Photos. So, pwede nyo rin naman siya, guys, na i-turn off. For example, ito turn off ko. Lahat ng photos niyo or hindi na siya naka-backup. Ganun lang kadali mag-off ng backup. So, ayun, guys. Ang kagandahan dito, guys, is unlimited siya. Like, pwede kayong mag-save lifetime, as in lifetime. For example, 2030 na ngayon, tapos nag-start ka mag-backup since 2021. Lahat yon, lahat ng years or lahat ng memories, photos and videos na binakup mo sa Google Photos mo is pwede mong balik-balikan. Yung hindi ka na mag-worried na mag-delete ng photos or videos na hindi mo pa na-upload sa Facebook, ganun. Or hindi ka na magdadalawang isip na i-delete mo yung mga mahalagang photos mo kasi nga, mahalaga yun sa'yo. Hindi ka na mag-word na nun. Kasi lahat ng photos mo, unlimited yung storage mo. Hindi ka... And guys, kung nakatulong ako sa inyo, sa problema ninyo about memory pool or storage ng cellphone ninyo, and may mga questions kayo, guys, pwede nyo ako i-DM sa aking social media. And of course, don't forget to like, subscribe, and the bell button below para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Yun lang, guys, and thank you so much for watching.